Okay, para sa ating negosyo idea ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano namin gawin ang aming bestseller daing na galunggong sa suka. Nung nakaraan, pinakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa ang aming daing na boneless na bango sa suka. Ilalagay ko po yung link nun sa description box. Ang gagawin natin naman ngayon, ang aming bestseller daing na galunggong sa suka. I-share namin ito sa inyo. Ito ang aking mister. Siya ang gumagawa ng aming daing ng galunggong. So, ang una niyang ginagawa ay binibitak niya isa-isa ang galunggong, ang isdang galunggong. So, ito ay 5 kilo. Ang ginagawa namin ngayon ay 5 kilo na galunggong. So, una nating step ay biakin ang isda. Kung napapansin niyo, sa pagbiak ng isda, kinakapalang niya yung dulo tapos sinasagad niya. Ayan. Tapos natin biakin ang galunggong. Siyempre, huhugasan naman natin ito. Tatanggalan natin ito ng hasang at bituka. Sa pagtanggal ng bituka at saka hasang ng galunggong, mahalagang matanggal ito lahat. Dahil ito ay pagsisimula na lalangawin kapag ito ay binilad para iwasan malangawan. Kasi yun ang nag-a-attract sa mga langaw eh, yung dugo ng isda. So, mahalaga na matanggal yun. Tsaka maiwasan na rin yung pagkasira ng ating daing. So, ang gagawin namin pagkatapos nating tanggalan ng hasang at saka bituka, nilalagay natin sa babaran na tubig. Ibababad natin yung ating isda para yung mga dugo ay madaling malinis at saka madaling matanggal pag hugas na natin. So, ayan yung mister ko. Nililinis niya ngayon yung galunggong. Sa paglilinis ng galunggong, tinatanggal na rin namin minsan yung mga tinik. Ayan. Na pinagkakapitan. Mapapansin nyo, talaga sinisigurado ni mister na tatanggal niya yung mga dugo. At saka huwag kayong mag-alala kasi kapag ayan, binabad naman na natin yan, mamaya pagkabanlaw natin ng isda, eh mas masasama na yung mga natirang dugo dun sa isda. Pero sa linis pa lang ni mister, makikita nyo na nahalos wala ng dugo dun sa isda. Yan, kasi kinakat niya na yung parte ng tinik na kinakapitan ng dugo. So, tatanggalin lang ito. Tapos, pag nalinis na, ibababad natin dito sa tubig, malinis na tubig, para matanggal yung mga dugo-dugo. So, tatapusin lang ni Mr. tatanggalan ng bituka at mga dugo. Tapos, ilalagay na dito. So, ibababad muna natin to. Kung napansin nyo, wala na yung bituka niya. Tapos,
cutics to ah, na hindi natanggal. So, tanggal na yung ano niya, bituka niya. Tapos, tinanggal pa yung mga dugo-dugo. Kasi kailangan nito mga. So, ibababad muna natin to sa tubig para lumambot yung dugo at matanggal. Tapos, nilinisan din natin. Gagamitin natin mamaya sa ating gagawing babaran ng daing. Sa ating daing na sundat, daing na galungkong sa suka. So, balikan naman natin ang ating binabad kanina. So, pabanlawan na natin to. Ito na yung ating last banlaw. Kung napapansin niyo, binubusisi ko siya yung mga tinik na kaya ko nang tanggalin. Is tinatanggal ko na para nagiging boneless na kapag dinidibong ko na rin siya. Tapos, sinisigurado ko na yung dugo natanggal para mamaya pag atin itong binilad, hindi ito langawin. At maiwasan na rin yung maagang pagkasira ng daing sa paglilinis ng daing. Kailangan sigurado tayo na ang last banlaw ay malinis na. Ating nalinis. Unahan ko na po kayo. Yung kamay pong ginamit dito is nahugasan pong mabuti. So, ito po ay suka. Ito po ang ating bababaran. 2 litrong suka. Tapos 2 cup na asin. Tapos lalagyan din po natin 2 sachet na Bechin at 2 sachet na Magic Sarap. At lalagyan din po natin to ng paminta. Meron din po itong 10 pirasong buong bawang. Kung meron po kayong sarili tipa, pwede rin po yun ang galungkong. So, sa pansinin nyo, sa paglalagay po namin ng galungkong, iniisa-isa po namin ang paglalagay. At harap po ang tiyan. Kailangan po naka yung tiyan po niya yung sa babadan para po mas ma-absorb yung isda yung lasa ng ating babaran or yung ating suka na ating tinimpla. Yan. Kung napapansin nyo po, si Mister sinisigurado niya na nakaayos yung mga isda para lahat sila pantay-pantay na maka-absorb ng lasa o ma-marinate ng maigi. Pagbababad ng daing na bangus. Unahan ko na po kayo, ang kamay po ay hinugasan pong mabuti. Meron po itong suka, bawang, at paminta. Nilagyan po namin din ito ng asin, bechin, at saka magic sarap. Sa kamay po ang ginagamit namin para makapapo namin kung yung asin ay buo pa. At saka para matunaw din po namin. Yan. So, ibabad na po natin yung ating daing.
ibababad lang po natin ito 15 to 20 minutes at pwede na po natin itong ipilad. So dito sa part na to, ayan na siya, maputi na siya. Ibig sabihin, ready na siya para ipilad. 20 minutes po ang inabot ng aming pagbababad dito. Pero karaniwan, mga 15 minutes. So ito po ang aming ipilaran. Kami po ay malapit sa Tuliakan River, kaya po may ilog yan sa gilid namin. Kung napapansin niyo po, hindi po malangaw ang area namin dahil po nisigurado namin malinis po yung paligid na aming pinagbibilaran. So, ayan po. Ibinibilad ko lang po, ihihilera lang po natin ang ating kalunggong para ito po ay mabilad. So, ngayon po is 10 AM. Tignan po natin mamaya oras na po siya matutuloy. Maganda po kung umaga kayo gagawa nito para sakto po sa tanghali, eh tuyo na rin po ang inyong daing na galunggong sa suka. Kung bago pa po kayo sa aming channel, sana po mag-subscribe po kayo upang po matulungan din po namin kayo sa iba't ibang tips pang negosyo. At syempre po meron din po kami dito personal vlogs. At kung gusto nyo po matutunan paano mag-boneless ng bangus, meron din po ako. Ilalagay ko sa comment sa description box. Tapos meron din po ako paano mag-daing. Ay, nalaglag. Ito na po, tapos na po natin ibilad ang ating daing na galunggong sa suka. So, aantayin na lang po natin itong matuyo. Ayan. So, kanina po is 10, ngayon po is 12 na. So, kukuha po ako ng aming pang-ulam. Yan po. Kasi wala kami ulam. So, nag-design kami na i-daing na lang namin ang ulam. So, ito na po yung aming piniritong daing na galunggong. Ang sarap po nito. Mapaparami ka talaga ng kain ng kanin. So, kung gusto nyo mag-reseller, open kami sa reseller. Yung ibang galunggong is inaantay pa namin matuyo. So, matuyo siya or hindi, pwede nyo siyang gawing sariwa lang, pwede rin gawing patuyuin, pwede. So, mag-impisa na kayo para meron kayong extra income ngayong panahon ng pandemic. Kung gusto nyo naman, pwede nyo kaming kontakin para mag-isil sa amin. Sarap nito. Ang bentahan namin nito ay 45 ang isang piraso. Tapos ang sa reseller yun. Tapos ang bentahan talaga namin nito ng retail 55 pesos. So 45 para sa mga gustong mag-resale. Tapos 55 ang RTW or retail price niya. So, tatlong piraso to. Minsan, nagiging apat na piraso to. Depende sa laki ng isda. So, ngayon, mahal kasi ang isda. Talagang pare-parehas lang ang laki nito. Tapos, tagigig at tagtatatlong piraso lang talaga siya. Sa 5 kilo, Papa, ilan ang nagagawang balot? Sa 5 kilo, meron tayong 22 balot na nagagawa. So, magkano ang per kilo? Hindi, ang per kilo ng gigi, magkano na ngayon? So, ang puhunan natin is 200 per kilo. Wow, 170 pala ang puhunan namin ng isda per kilo. So, 500 to
times 5 kilo. 170 times 5 kilos. Tapos, divided natin sa kung ilan yung nagagawang balot. So, 22 balot nga yung ating nagawa. Stay! Sana po nagustuhan nyo. Kung sa tingin nyo po nakakatulong ang aming video, sana po mag-like po kayo sa aming video. Tapos po, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para po sa susunod po na aming upload ay ma-notify kayo. Maraming maraming salamat po sa panunood. Sa mga gusto po ng mga how to debone, paano magawa ng boneless, at sa mga susunod pa po naming video, paki-check na lang po ang description box. Salamat po. Thank you. Marami. Subscribe na lang po.